Magandang araw sa lahat. Ngayon po ay magluluto tayo ng sinigang. Siyempre, sinigang na karne. So ngayon, ang ano natin is radish. Yan, labanos kung tawagin sa Tagalog. Kangkong, sili na pangsigang, kamatis, sibuyas, luyan. Siyempre, hindi mawawala yan. Pero bago pong lahat ay hihiwain muna natin para hindi naman magkatarantahan pag lumamot na yung ating karne. So, yung paraan ko naman sa pagluluto ng karne is pinapakuluan ko muna, tapos pag kumulo na siya saglit, tatanggalin or ibubuhos na natin yung pinagkuluan ng karne ng baboy para medyo maano naman yung langsa. Tapos, ang next natin na gagawin is yung ano, pagkulo na yung final ano siya, yung final para sa sabaw na kumbaga bago na siya. Tapos pakuluin mo siya, lagyan mo ng luya at saka sibuyas, tapos yung kamatis na rin. Pero dapat malambot mo na yung karne, ano? So saka mo ilulunod yung luya. Yung luya at karne pwede mo siyang pagsabayin sa pagluto. Tapos yung sibuyas kamatis kasi medyo huli na konti. Kasi yung kamatis at saka sibuyas mabilis malata. Yung luya naman is pampaano talaga ng langsa ng karne or ano man yung niluluto mo na malalansa. So, pag napakulo mo na yung ano, pag napapakulo mo na yung karne mo, siyempre pinapakuluan ko na habang naghihiwa ko ng kangkong, yung mga ano, ibang pang sahog na gulay, habang naghihiwa ko ng mga yan, yung karne natin ay kumukulo na. Siyempre pinapakuluan, kailangan mong pakuluan din kasi 45 to 50 minutes ang limit ng karne. Minsan kasi na-overcook, pero sa bagay sa akin, gusto ko medyo malambot talaga para yung hindi mo nang inunguya. Yan yung tamad mumuya. Kaya gusto lagi malambot yung kinakain. Para ano na rin, hindi naman maano yung bagang natin, hindi mahirapang umuya, diba? Charot. So, yan. Siyempre, pagkaano mo nyan, na pag naihanda mo na lahat ng sangkap mo, yung lahok mo sa ano, ilalahok mo sa sinigang, dadako naman tayo dun sa karne, pinakuluan natin, di ba? So, tingnan natin kung kumulo na. Yeah. Ayan, kumulo na siya. So, yan, tiningnan ko kasi yan malambot na, kaya medyo malambot na. So, nilunod ko na yung radish. Diba? Yung radish na yan is yung medyo matigas, kaya ayan, nilunod ko na siya. Tapos, yan na, nilunod ko na yung sibuyas at saka kamatis. Sinabay ko na rin yung sitaw, tsaka yung sili na pangsigang. Tsaka syempre, at yan na nga, paluto na yung mga sahog natin na medyo matitigas. At yan naman ang kangkong na panghuli natin. Syempre, antayin muna natin na mag-ano siya, kumulo naman konti para maluto-luto naman yung gulay natin. Diba? Okay?